nandito na tayo ngayon sa Barangay Taal dito sa Bocaue, Bulacan. Itong mga poste na nakikita ninyo, iyan pa rin yung poste ng Sumitomo. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay February 6, 2022. Araw po ng Linggo. At nandito po tayo ngayon sa Barangay Taal dito sa Bocaue, Bulacan. Yan, makikita nyo po yung unang pier na ginawa po dito po para sa tayo sa DMCI Joint Venture. Yan po yung pier 557. At yung pong pier na nakikita nyo under construction na yon, yun po ang pier na gawa po ng Sumitomo. At yan rin sa bungad niyan ay ang embankment section po na may habang 400 meters. At ngayong araw ay bisitahin po natin ang Bocaue Station at Marilao Station. Tara po! Okay, magsimula tayo dito sa unang pier mula dito sa norte ng contract package number 1. Mula sa Barangay Taal sa Bocaue, ang unang magiging river crossing ay ang Bocaue River. Sa ngayon ay kasalukuyang ginagawa ang pier o poste ng viaduct na ito. Still heading south at narito ang Bocaue Station. Mula dito sa Barangay Taal, pumunta naman tayo mismo sa Bocaue Station. Okay guys, pumunta tayo ngayon dito sa Igalot Road. Dito pa rin sa Bocaue, Bulacan, Barangay Igalot. Nandito dati yung lumang PNR Bocaue. Pero sa kasamang palad, wala nang natitira kahit ano pang alaala nito. Ayan, ang galing. Guys, nandito tayo ngayon sa Barangay Igulot dito sa Bocaue, Bulacan. At kung makikita nyo, ayan, dalawa ang LGs dito. Ayan yung papunta ng Marilao, may kawayan. At sa ngayon ay nakakailang span na rin na natapos. Nakakatuwang makita to, guys. Umusad na talaga. 1, 2, 3, 4, 5. Doon naman sa kabila, ayan yung papuntang Balagtas. Ano po? Ngayon ay araw ng Linggo. Sa ngayon ay wala tayong namamataan na gumagawa. Kahapon January 31, pumunta ako rito sa Bocaue. Nakita ko dito sa Ciudad de Victoria Bypass Road na may ilaw itong launching gantry. Yung itong dalawang launching gantry dito sa Bocaue. Ang problema ka po, wala akong device na gamit, wala akong camera. Ngayon nagpunta lang ako, galing ako ng Clark para lang silipin. At kumpirmahin na din kung talagang ginagamit nila ito even on holidays. And this proves to us na itong tayo sa ADM sa joint venture, minamadali ang trabaho ito. Talagang pinagsusumikapan nila makahabol. My utmost respect sa inyong mga magagawa sa contractor para to sa bayan. Maraming salamat sa inyo. Ay, segue lang tayo. Karamihan dito sa channel natin ay regular nang nanonood at bumabalik dito sa Papoy Moto. At marami rin sa inyo ang hindi pa nakasubscribe. Actually, 89% ang nanonood sa channel na ito ay hindi pa nakasubscribe sa channel natin. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, i-click nyo na yung subscribe button para madagdagad ng itong 10% na mahigit na nakasubscribe sa akin. Excited na rin akong ma-reach itong aking unang 10,000 subscribers. Maraming salamat sa suporta nyo. Ito ang 3D rendered image ng NSCR Bocaue Station na nakuha natin online. Narito na ang NSCR Bocaue Station as of February 6, 2022. Tulad ng Balagtas Station, ang istasyong ito ay dalawang palapag at kumpleto na ang gawaing pundasyon nito. Inaasahang makukumpleto ang mga viaducts para sa istasyong ito sa kasunod na buwan. Ang LG na ito ay naka-advance na sa ika-apat na span. Ang direksyon nito ay papuntang bayan ng Balagtas, panorte. Bagaman may kasikipan sa lugar na ito,
maaari pa din ang mag-feeding from the bottom ng mga segmental box girders sa lugar na ito. Kasunod naman ay isa pang LG na papunta naman sa bayan ng Marilao. Ang direksyon nito ay papunta ng Timog. Nasa ikalimang span na ang launching gantry na ito at patapos na din. Nasa 8 span pa at makakabot na rin ng LG na ito sa Ciudad de Victoria Bypass Road. Okay guys, nandito tayo ngayon sa Ciudad de Victoria Bypass Road Phase 2. Ito yung binigyan ng right of way ng PNR. Ito yung may lawak na 30 meters. Yan. At mula rito sa Bocaue, bumisita naman tayo sa tabing Ilog Station. Disclaimer lang, ito ay sa hinaharap pa, hindi pa sa 2024 o 2025. Tabing Ilog Station, Marilao. Ang kalsadang ito ay ang Villa Rica Road. Ito ay ang access road mula sa MacArthur Highway dito sa Marilao papunta ng NLEX. Isa pang river crossing ang Marilao River. Ginagawa na ang piling works sa bahagi ng ilog na ito. Mahigit 900 na metro mula sa ilog na ito ay nariyan na ang NSCR Marilao Station. Narito ang 3D rendered image ng NSCR Marilao Station. At ito na siya ngayon. Nabanggit na natin sa nakaraan nating vlog na itong Marilao Station ay tatlong palapag na istasyon at magiging double island type. Sa pamamagitan nito, magiging posible ang pag-pass o pag-overtake ng mga limited express trains na kailangan tumakbo ng mabilis at walang hintuan mula sa Clark International Airport hanggang sa Maynila. Ang karamihan ng pier at foundational works dito sa Marilao Station ay tapos na. Sa panayako bilang ordinaryong mamamayan, kasama ko kayo at nakita nyo din naman na halos kumpleto na ang mga nagawang poste mula doon sa Barangay Taal sa Bocaue hanggang dito sa harapan ng SM City Marilao. Kung ang mga nagawang poste ang pag-uusapan mula doon sa Bocaue, siguro wala na sa 10 yung mga dapat nilang gawin. Isa na lang itong bahaging itong nakita ko na wala pa ring poste. Ang NSCR Marilao Station, mula sa 3-column pier, magmumerge ito into a single column patungo sa NSCR Bocaue Station. Mula po dito sa NSCR Marilao Station, sa harapan mismo ng SM City Marilao, ako po si Hermito Lantino and you are watching Papoy Moto. Please don't forget to like this video. Maraming salamat po.